Hello guys, ako si Philip. Reggie. Cherry. Ako si Jane. So today, yung pag-uusapan natin, medyo cool na topic, no? Parang lagi natin nakikita sa sci-fi movies. So yung research ni Cherry tungkol sa lasers. Yes, I'm cool. Charot. You. Ay, hindi pala tumutunog ang laser. Joke. Anong sci-fi? Ano, sci-fi? Star Wars. Star Wars tayo. Star Trek. Star Trek. Kunwari naman. Pwede ba sa Lord of the Rings? Saan dun yung... Big Bang... May laser ba sa ano? Pwede mo bang ipilit na may laser sa Lord of the Rings? Yung mga sword battles, may mga nag-edit nun sa YouTube eh. Sa ano nga, sa Game of Thrones din, naalala ko eh. Yung halimbawa, yung... Oh, yung may isang battle doon, hindi ko maalala, si Sword of the Morning, tapos yung 4v1 na battle. Pinalitan yung mga espada ng lightsaber, tapos ang cool niya pala Odin. Practically, di ba? YouTube edits nga, yung mga sword battles, palitan mo ng lightsaber, tapos biglang sobrang cool nung... Diba? Everything is cool, cool pag may optics. Oh. Charan! may kilala ako. Isang beses, kasi diba pag nagbabaha sa Metro Manila, minsan syempre nagbo-brown out. Tas extended yung brown out. So, wala siyang flashlight, pero meron siyang replica na light. Pili ko kilala niya yung isip na to. So, mga anim na oras yata na ginagamit niya yun. So, noong una, lalabas pa siya ng bahay, naglalaro-laro siya ng lights. Sana may sound effects! Hindi kilala ko na. Wala nang paubos na yung baterya. Hindi pa rin nare-restore yung Cherry, di ba? Alam naman na ng mga viewers natin at mga tagapagpakinig na ikaw ay isang optical physicist. So siguro baka pwede mong mapaliwanag kung ano ba talaga yung mga ginagawa mo bilang optical physicist at ano yung nag-inspire sa'yo para piliin yung optical physics as a career in research. Na-inspire ka ba? O may nag-inspire ba? Wala. For me, ano talaga, natuwa lang ako nung nag-photonics ako. Nag-apply ako as apprentice sa photonics research lab. Kasi binasa ko lang talaga kung ano yung ginagawa nilang research. I think na-mention ko na rin to in one of the previous episodes. Oo nga eh. Na when I encountered the topic of laser-induced breakdown spectroscopy, na pag tinamaan mo ng high power na pulse laser yung target, pwede ka maka-generate ng plasma, and then you can learn so much about the material based on the plasma generated. Tapos after nun, nakita ko yung application, sabi ko, ayan, ang galing. Gusto ko pang matuto. So, dun na nag-start na nag-apply ako sa photonics lab, tapos I got to be familiar kung paano mag-set up ng mga optical systems, mag-generate ng plasma, tapos hanggang sa umabot na ako sa kung nasan ako ngayon. Wait lang. Pero so may pag... tanong ako. Sige, si Jane muna. Yung tanong ko, ano yung difference ng yung ilaw na ginagamit sa photonics kesa sa ibang ilaw, kunwari, na ginagamit sa ibang experiments? May special ba na qualification para matawag na photonics type of experiment siya or setup? Wala. Hindi. Kasi anything that uses light is a photonics experiment. Kasi di ba, photonics comes from the word photon. Tapos, ang gusto mo lang talaga malaman is how to generate photons, how to use photons, at ano yung magiging applications niya. So, the idea of a photonics research is the application of light into anything. So, as long as nakagamit ka ng light, not just lasers, kahit anong light source, kahit pa ano lang yan, fluorescent lamp or incandescent lamp, as long as na-apply mo siya into any form of application, you're already doing
photonics research. Parang ito yung ano, yung brown out tapos wala kang flashlight. Oh, photonics. Lightsaber. Yes. Ako nga, yung isang curiosity ko in interest, yung kind ng mindset na ang totoo na pinabahagi mo ngayon pati nabahagi mo noon. Kasi yung nasabi mo ng estudyante ka, talagang yung insistence na nakikita mo yung physics. Kasi hindi lang siya din yung kind ng mindset na familiar ako bilang na surround ako ng theory people. Tapos yung insistence na nakikita mo yung physics na ginagawa mo, sobrang impressive. Tapos yun nga, una ang ganda, ang dali niya ma-appreciate. Ang saya niya ikwento, tapos nakakatawa. Tapos nakaka-inspire sigurado eh. Tapos gusto ko lang yan, bring up ulit. Kasi ibang klase siya ng mindset talaga. Actually ako, parang I think it goes both ways. Kasi para sa akin, mawa yung mga katulad yun ng mga theory people. Feeling ko ibang mindset din yun that you can see things with equations. Oh. Diba? Parang kayo pag nakakita kayo ng some for, para ang imagination ko ah, if nakakita kayo ng isang equation or ano, may na-imagine nyo na kagad para saan to? Anong ginagamit ko? Kaya ako, pag nakita ko na isang equation, so, ano nga ba yung function na yun? Anong ginagawa? Diba? Parang magkaiba lang, ako nakikita ko ang physics in a way na I would like to say in a more practical way kasi nakikita ko siya in everyday things. Kayo nakikita niya siya in a more fundamental approach. Na more. Sa utak. Sa utak. Kailan nakakagets? Gusto mo lang sabihin, imagine namin eh. Totoo naman. Hindi kasi ang ganda nga niyang kind ng ano yun, ng contrast sa mindset. Kasi yung imagination, syempre, kukote ako dun sa movie na Oppenheimer. Ano yun? Theory can only get you so far. What can you expect from theory alone? Huwag mo spoil. Alam niyo ba, hindi showing ang Oppenheimer dito. Ay talaga. Well, gets ko mo. Hindi ko marin siya napapanood. Well, understandable naman ata. Oo, akala ka namin noona kasi nagsakto yung showing ng Oppenheimer sa ano, parang anniversary ng ano, 'di ba? Ala. Grabe naman yung tapos para sa lahan, hindi pa yan. Oo, so para iano, parang biglang. Hanggang ngayon wala pa rin. So hanggang ngayon ng mga tao, syempre gusto namin mapanood 'yon in IMAX, 'di ba? Mas parang ang ganda sa IMAX. Tayo ba tayo? Tapos umaasa pa rin ako. Magpapasko naman, magtiwala. Pero may tanong ako, yung ano, sorry, balik dun sa ano. Yung research mo mula undergrad, gaano siya nagbago compared sa ginagawa mo ngayon? Ay, completely different. Kasi nawala na yung plasma, nawala na yung high-powered laser, nawala na lahat. Ay, wait lang, may additional ako na tatanong. Siguro for clarification din. Pag sinabing plasma, ano ba yung plasma? Plasma, ang basic definition niya is ionized gas. Okay. Di ba yung parang sinasabi nila nung elementary or high school tayo na nag-start tayo with three states of matter, solid, liquid, gas, tapos fourth state yung plasma. So, ano siya? Ionized gas. Sipin mo, so para sa mga, ayan, si Reggie, gravitational physicist. Inilahan mo ng electrons. Oo, yeah. Stars are made of plasma. Kapag nagsindi ka ng lighter, di ba, may spark. Yung spark, that's also plasma. Okay. Yung early universe natin ay plasma ang state. Yeah. Oo, yun. Di ba, gano'ng kalayo na yung career din natin, nasa PhD, nag-PhD o PhD. At some point, kailangan mo humugot ng iba pang inspiration eh. O same ba yung inspiration throughout? Sa akin, nabago na lahat. Kasi, di ba, ang initial inspiration ko to pursue photonics research was, yun nga, yung laser-induced something-something. Tapos ngayon, I'm doing completely different na. So, ngayon, ang ginagawa ko na is beam shift measurement at
surface plasmon resonance. So, masyado nang malayo. So, ano yung mga yun? So, ano yun? Ano yun? Yeah. Parang alam, alam mo yun, pag, for example, pag nag-uusap tayong mga physicists kung ano yung ginagawa natin, feeling ko pag naririnig yan ng mga ibang tao, naiintindihan yung each word, pero pag pinagsama mo sila, hindi na maintindihan. Oo. So, ano yung ibig sabihin nun, Cherry? Ano yung ibig sabihin nun, Cherry, ng sinabi mo? Ayan. So, i-break, para mas mag-gets, i-break down natin into two parts. So, first na ginagawa ko is nagme-measure ako ng beam shift. So, when you say beam shift, diba, idea natin is kapag nag-interact ang light at matter, ang inisip kagad natin is yung geometric optics na pag tama niya, magre-reflect siya at the same angle sa incident angle. Pero if you look at the wavelength scale, meron siyang slight shift, slight deviation from kung ano yung prediction ni geometric optics. So, pwede siyang, nakadepende siya kung along the plane of incidence or transverse nun. So, yung minimeasure ko is gaano kalaki yung shift from the prediction of geometric optics. Wait, kasi diba sa geometric optics na tinuturo sa high school, parang magdodrawing ka lang ng line, diba? So, oo. Tapos kung so, saan, parang kung isipin mo, kung saan siya tatama, doon din siya magre-reflect. Parang ganun. Oo, oo. Pero pag sinabi natin, so, yun yung idea. So, instead na, nabawa, ganyan, di ba? Pag ito yung incident source, tatama siyang ganyan. Pwede siyang mag-shift ng paganyan. Okay. Or pwede rin siyang ma-deflect. Ano yung nagpo-call? General property ito? O depende sa material kung saan siya nagtumatama? Nakadepende siya sa type of incident source. Tapos nakadepende siya sa material na meron ka. So, technically, beam shift occurs for any optical system. Mm-hmm. Tapos para mas ma-observe mo siya, kailangan mo nang, naka, at least for the shift along the plane of incidence, kailangan mo ng sharp change in phase upon reflection and sharp or sharp change sa reflectivity. So kung halimbawa, merong certain amount of absorption yung material mo at a specific angle, let's say. So pwede kang magkaroon ng bigla ang shift ng beam. Hindi ko nga alam na pwede yun eh, na may material na may dependence yung absorption sa angle. Ayos. Ayun, ito yung next part. So, the next part ng ginagawa ko is minimeasure ko yung beam shift at surface, or what's called a surface plasmon resonance. Mm-hmm. So, isipin mo. Yan. So, ano ulit yun? So, imagine nyo, ano yung mangyayari kapag meron kang interface ng metal tsaka dielectric? So, at the interface, ano yung nangyayari sa electron at the interface? Diba, sa metal, meron siyang free electron. So, technically, pwede siyang mag-oscillate. Yung electron sa metal, nasa surface na, mm-hmm. niya eh. Tapos yung dielectric nasa loob. So, parang nag-induce siya ng charge kasi meron kang nag-oscillate na charge sa metal side, di ba? Oo. Para kang may nakikita kang oscillation dito sa interface. So, yung tinatawag, parang nagkakaroon siya ng transverse waves along the interface. So, yung sa wave na yun, that's called the plasmon. So, si plasmon, gusto mo siyang i-excite. So, para ma-excite siya, there are different ways. One is, tamaan mo siya ng charged particle. And one is, tamaan mo siya ng photons. So, ang mangyayari, if tinamaan mo siya ng photon, tapos nag-match yung frequency nila. Nag-match yung phase nila. So, may phase matching na nangyayari. So, frequency ni incident source nag-match sa frequency ni plasmon at a certain, nangyayari lang siya at a certain angle, pwede mo pwede silang maka-form ng resonance. Uh-huh. So, nangyayari, pag karoon ka ng resonance, i-absorb ngayon ni plasmon yung energy galing kay photon. Oh, tapos may excite siya.
Oo. Ayos, yung sa gusto ko lang i-digest, ang interesting kasi yung may metal, una nagsimula ka sa metal dielectric. Tapos yung basic stuff lang kasi na alam ko, yun nga sa metal, yung electrons sa surface niya, sa dielectric naman. Kulang siya sa loob. Tapos nung, so yung electrons ngayon nung, doon nung system, nung nilagay, pinagdikit mo sila, di nila alam gagawin nila. So yung apparently, yung ginagawa pala nila ay mag-form yung plasmon. Oo. Oscillations. Tama ba tong pag-ano? Pag, oo, parang si plasmon. Together ng idea. Oh. Si plasmon, electron oscillation lang siya kasi kailangan may magawa si electron sa surface, di ba? Kasi nag-interact si metal at si dielectric. So, wala-wala, kailangan may mangyari sa akin. So, na-stuck siya, so nag-oscillate lang siya. So, yun nga so, yung nangyayari. Oo. So, dahil nag-oscillate lang siya dyan, kapag minatch mo yung pag-oscillate niya with an incoming incident photo na nagmamatch yung face nila. Diba? So, nagkakaroon ng resonance. Mm-hmm. So, itong resonance na to, nagmamanifest siya as nag-absorb siya ng energy, diba? So, yung reflectivity graph mo for any angle change, nagkakaroon ka bigla ng dip. So yung angle part kanina is kung pag natamaan mo yung interface nung dalawang materials. Oo. At ayos, oo. Oo. Nice. So pwede mo kontrolin kung saan yung na-absorb na kung kaya mong i-control kung nasaan yung interface, halimbawa, pwede mo ma-control kung saan yung ma-absorb na. Oo. Na angle. Ayos. Uh-oh. So, pwede ka mag-ano yun. Pwede ka mang-hunt ng, kunwari may multo. Ikaw flashlight ko. Tapos biglang, huy! Ba't di na nag-reflect? Ayos. Pero, ayun nga, kasi kung halimbawa, metal lang siya, tapos diba, ang typical example natin ng dielectric ay air. So, kung metal air lang siya, tapos tinamaan mo lang siya ng, halimbawa, laser, hindi mo ma-excite yung photon kasi yung frequency mo, yung phase mo, hindi pa sila nagmamatch. Mm-hmm. Kasi kailangan itaas mo yung refractive index ng nandito kung saan nagpo-propagate yung ilaw. So, para ma-achieve yun, let's say, maglagyan mo siya ng prism. Ipa-travel mo siya to another dielectric with a higher refractive index. So, ayan. So, dun na pumapasok yung research ko. Diba? Once you have surface plasmons at resonance, kapag tinignan mo siya, yung reflectivity spectrum mo with respect to the angle, meron kang biglang dip. Mm-hmm. Tapos, meron kang resonant angle. Eh, diba yung sabi ko kanina, para magkaroon ka ng malaking beam shift, either you have sharp phase change upon reflection or you have a sharp reflectivity change. Mm-hmm. So this, kaya nagiging ideal na mag-measure ng beam shift at surface plasmon resonance. Kasi meron kang very sharp reflectivity dip na would translate to a large beam shift. Oh. So pinakamalaki yung beam shift pag nasa plasmon resonance. Oo. Mm-hmm. So interestingly, hindi lang si surface plasmons yung pwedeng maka-manifest ng ganito. Halimbawa, even if you have let's say air dielectric interface, 'di ba? Pa meron kang Brewster angle, meron kang critical angle. Dun sa region na 'yon, meron siyang corresponding enhanced shift din. Ayun. So ano yung importance nitong mga beam shift? Bakit siya mini-measure? Saan siya ginagamit? So ito yung application na gusto ko. So SPR kasi, surface plasmon resonance, is already an established na biosensor. Mm-hmm. So isipin mo na meron kang tinataman, bawa, balikan natin. So ito yung may metal film ka dyan. Andito yung prism mo. Dyan mong gagaling yung ilaw. So, the amount of the location of the resonance would vary depende sa mga material na meron ka, sa thickness ni film at sa refractive index dito sa region na to.
So once na maglagay ka ng material na may ibang refractive index in this region, mag-shift din yung resonance angle mo. Kaya siya ginagamit as biosensor application. Maglagay ka ng molecule dyan, makikita niya yon. May corresponding shift yung resonance angle. So, for my application, ang gusto ko mangyari is a modification of the typical SPR biosensor na instead na magme-measure ka lang ng amount of reflection, magme-measure ka ng shift ng beam. Kasi in a way, si pag nag-measure ka lang basta ng intensity, ng amount of reflection, you're subjected to bawa fluctuation ng lasers, fluctuation galing sa kung saan man. Pero kung yung displacement na tinitingnan mo, displacement lang siya. Ibig sabihin, kahit na mag-fluctuate yung laser mo, yung displacement ng beam mo, same pa rin. Diba? May power fluctuation ka, pero yung displacement mo, yun pa rin. So, yun yung gusto ko mangyari. Kasi mas robust na parang measure yung displacement compared sa intensity. Kunwari sa yung beam shift sa interferometers. Kunwari sa naisip ko lang sa in the context ng LIGO, 'di ba mga sensor 'yun? Kung merong part ng nung na-receive na signal na siya shift, so kailangan na adjust din yung configuration nung mga receivers. Tama ba? Gravity person. Alam ko lang, sobrang reliant ng gravitational wave detection sa lasers. Sobrang reliant niya. Kasi, isipin mo for at least for the LIGO system, yung interferometry nila doon, one arm length is around, I would... Kilometer range, di ba? So, any slight misalignment, paalam. So, isipin. Oo, totoo. Di ba? Kaya sobrang amazing kapag na, feeling ko, pag nakakuha sila ng measurement. So, isipin mo na lang, what if meron kang beam shift din in that interferometer? Kailangan ma-account yun, yung mga yan. Kasi mas maliit pa yung wavelength ng gravitational waves na gusto mo i-measure dun O yung changes pala na in-measure mo. So, kailangan talagang ma-account lahat ng mga optics na concepts na yan. At mas magiging mahalaga pa yan dun sa planned na iterations. Kasi yung Einstein telescope, yung next iteration niya, mas mahaba pa. Luwa, kailangan na nila i-account yung curvature ng Earth kasi sobrang haba niya talaga. Kaya karamihan ng application ng beam shift measurement talaga is for precision metrology. Parang bihira talaga yung for sensing application. It's either sensing applications or precision metrology kasi if your system requires precise, very precise measurements, kailangan ma-account mo na merong beam shift na nangyayari. So, halimbawa, yung karamihan ng research ngayon on different beam shifts, in-explore lang nila, paano kapag may gantong material tayo, ano yung beam shift niya? Kapag may gantong material, ano yung beam shift? So, masyado, ang daming, even up to now, ang daming very fundamental research yung ginagawa nila just to say na, if you have this material, ito yung corresponding shift niya. So, bahagi mo naman, Cherry, yung optimism sa field ngayon ng research. Kung may ma-highlight ka din ng mga exciting na bagong discoveries at developments, bahagi mo naman. Ayan. Siguro for me kasi, regularly ko sinecheck kung marami pa rin active researchers in the field. Di ba pwede mong tingnan yung breakdown ng number of papers published per year. Oh. Tapos, kung sino yung mga would-be competitors mo. Or future employer. future employers. Ayan. So, tinicheck ko pa naman. Tapos, it's still growing pa naman. So, kung makikita mo na, di ba, over the years, dumadami pa rin yung napapublish na papers on beam shift, ganyan. And, tinitinang ko rin kung
ano yung nagiging applications or ano yung nagiging trend ng papers na pinapublish. So, halimbawa, 5 years ago or 3 years ago, it's more fundamental na kay pag ganito kang material, ito yung amount of beam shift na meron siya. But it's slowly becoming to a more application-based na approach na, okay, meron tayong ganitong beam shift at ng ganitong material. So, pwede natin siyang i-develop as sensor katulad ng ginagawa ko. Yung mga ganong kinds. So, makikita mo na yung progression ng topic from a simple, ito lang, fundamental na may beam shift to ano pwede mong mangyari, ano pwede mong magawa. So, mas, ibig sabihin, mas nag-grow pa. Although, karamihan ng mga application-based ngayon is nasa theoretical pa rin. Kasi they're just calculating na, okay, kapag ganito yung nangyari, kaya namin i-calculate na ito yung may measure. So, for me, ang edge ko is we're also doing the experimental work. We can calculate the amount of the shift and we can also measure this amount of shift. So, yun. So, ibig sabihin, nga, mas nakikita na. What can you do with theory alone? So, yun. Mas nakikita mo, ako for me, nakikita ko na may future pa rin yung research. So, ganun ata talaga yung parang nice challenge din pag parang nag-grow pa lang yung field. Parang more kasi more theory pa na talaga siya basta nag-grow pa lang. Ay, saka yung ano nga, yung gano'ng katanda ba itong field ng research na ginagawa mo? Yung soft matter halimbawa ni Jane talagang bagong-bago lang. Wala nga siya sa textbook. Oh. Or kailangan mo ng bagong textbook. I mean, sarili niya textbook. Ganun. Ano, actually, the thing is, nag-start siya, halimbawa for the beam shift in along the plane of incidence. Una siyang na-observe way back 1947. Oh, okay. Tapos, pero na-observe siya experimentally. So, first na ginawa sa kanya is, bakit may beam shift? So, over the years, sinasabi lang nila, siguro kasi ganito yung nangyari. Ganyan. So, ilang theory yung 39 nilang i-develop to explain beam shift. Tapos, nag-solidify lang yung definition talaga around 2010. Grabe ang tagal. So, stay lang talaga. Oo, kasi para sinasabi lang nila, ito. Ganyan. Tapos, parang eventually, dahil nga sinasabi ng mga tao na negligible yan, wag na nating pansinin. So, hindi siya yung naging active talaga na pinapansin ng mga tao. Tapos, nung nagkaroon na around 2013, nagkaroon ng Nature Photonics paper that measured beam shift at dielectric interface. Doon na nag-start mag-grow din yung idea na, okay, pwedeng pala tayo mag-measure ng beam shift at different kinds of interface. Tapos, nag-grow na rin into other applications, hindi lang sa dielectric interface, nagkaroon ng surface plasma resonance, nagkaroon ng other resonance measurement, ganyan. So, the idea itself started long time ago, but yung pag-grow niya, relatively recent lang. Mm-hmm. Interesting, kasi sobrang tandang field ng optics generally, di ba? So, pwede mong isip na 80s pa to nagsimula, okay nila Newton pa nung Actually, there are some lang sila ng ano. There are some papers actually na nagsabi na the idea of the beam shift, naging conjecture na yan ni Newton. Oo, talaga? Oo. So kaya nag-detect parang ng panahon na yun? Yung ganun. Hindi, parang ano lang siya, parang naisip lang na, kasi diba ang idea is, kapag meron kang dielectric interface, tapos pag nag-reach ka ng critical angle, ano nangyayari sa ilaw at the critical angle? Talaga, nasa optics ni, yung optika ni Newton yan. Oo, nasa optika siya. Grabe naman si Newton. Parang hindi. Parang 400 years ago yun. Diba? So, parang, yun yung ideas. Ibig sabihin, naisip na siya dati pa. But, you know, I think it's because with the current trend of research,
Relat, ang dami kasi researchers din na sumasabay din sa bandwagon, di ba? Ang hot topic sa yun is ganito. Kasali ako dyan. Kasali. Bandwagon na ako. Ayun. So, parang yung mga tiny questions na natanong na long ago, hindi siya nabibigyang pansin. Kasi we want to be, more most researchers want to be updated with kung ano yung trend din. So, kailangan sumabay din sa trend. Yung iniisip ko, yung beam shift na yan ay parang dahil siya sa wave nature ng light. Pero di ba si Newton, parang particle yung ano niya? Oo. Ng light. Oo. Kaya nga, parang kaya conjecture lang siya ni Newton before. Parang, if you look at the particle property of light, kailangan may mangyari din eh sa ilaw. Okay. So parang it's a what if question. If parang inassume niya na siguro may energy na magpapasok sa loob ng interface tapos magta-travel tapos lalabas. May shift na siya. So parang ganun. Pero parang over time nabigyang linaw kung ano yung idea talaga ng pag-shift ng reflected beam. Ano na? Decades after. Ano yan eh? Yung parang kapag nagsusulat ka ng theory paper, kaso di mo ma-prove. I conjecture. I conjecture. I surmise. Parang mga, yung mga problem sa math, mga millennium problem. Conjecture. Conjecture na lang. So, ano Cherry, may mga ma-recommend ka ba na for example na mga sources na pwedeng basahin ng mga interested viewers natin para mas maging more informed sila tungkol sa topic na to? For me, ako ang ginagawa kasi ano lang talaga, hinahayaan ko lang mahulog ako sa rabbit hole ng Google. Google naman siya. O YouTube. Si hindi Cherry TikTok. Google. Hindi TikTok. Ay, wala akong TikTok. Yan. Pero diba, actually, you can start anywhere. Halimbawa, pwede kang may idea na makuha ka kaka-TikTok. Diba? Halimbawa, na nalaman mo from TikTok na may darating daw na ano, na something. Ano yun sa ano? Solar flare? Oh, yung sa solar flare. And then, di ba, parang ispark mo din, hayaan mo yung curiosity mo with that idea to grow. Ano may solar flare? O, Google mo na yan. Ano may solar flare? Ano may mangyayari? Mawalan ba ng internet kapag may solar flare? Kaya i-search mo na ngayon bago mawalan ng internet. Oo, i-search mo na habang may internet pa. Tapos, hayaan mo mag-grow yung idea from there. Kasi, halimbawa ako, nag-start talaga ako with Wikipedia. maganda na mga resource ang Wikipedia. It's a good resource. Kasi di ba pwede mo i-click yung mga link. Tapos sunod-sunod na yan. Na mag-start ka with solar flares. Si Wikipedia may sasuggest siya na ito yan. Tapos tingnan mo to. Tapos tingnan mo rin. Tapos it's a rabbit hole of information. So hayaan mo lang na ako, ganyan yung ginagawa ko every now and then. Hayaan mo lang na yung mga link na sinasuggest sa'yo lead you to more information. Nice. Kung alam kung paano gamitin yung Wikipedia, di ba? Ang ganda niyang resource. Siyempre, hindi natin sinasite yung Wikipedia kasi re-edit ng lahat. Pero yung maganda sa Wikipedia din, alam ko lagi siyang sinasabi na hindi daw siya magandang resource lalo na nung high school. Pero actually, pag babasahin mo siya, well-cited yung karamihan na ano eh. Oo. Mag-scroll ka lang papunta sa footnotes. May gusto mo mabasa. Parang ano kasi siya eh, parang moderated siya ng community. Tapos parang dapat may ma-approve ng mod yung parang revision. You know, I think ano kasi dyan, di ba? Ang tendency kasi ng mga tao, kapag mga chismis ang usapan, yun yung sinasaksakan nila ng mga fake news. Pero if you want to be more, just to be informed with some scientific terms, okay din ang Wikipedia. Kasi sino bang nagpapasok ng information na scientific sa Wikipedia?
usually scientist. Kasi mm-hmm. mo, parang tayo-tayo lang within the community yung nagbibigay ng input sa kung ano yung content ni Wikipedia. So, it's more or less, nasa more reliable side siya. Mm-hmm. So, just to give you some decent amount of information. So, Google and Wiki. Google and Wiki. Wiki, yes. Magandang resource. Kahit sa equations, mm-hmm. kung may mga... Ang ganda niyang resource. Compiled. Although, recently, para sa akin, mas nasa, nasa rabbit hole ako ni Google Scholar. Cited. But diba, kapag nakita mo, ito yung sinite niya, tapos walang hiya, sinite na naman tong paper na to. ginagawa ko din yan. Or minsan yung yung connectedpapers.com. Oo. Naiinis ako kasi 'di ba, halimbawa experimental work. Tapos hanapin mo ano kaya setup na ginawa niya. Tapos i-refer ka niya sa isang paper. Tapos hanapin mo tong paper na 'to, 'di ba? Mm. Tapos yung setup din nila, naka-refer din sa isa pang paper. May version din niya yung theory. Gusto ko lang naman. ito yung Ouroboros. Yung joke ko sa Loki. Anyway, if there is a good amount of information, ang kailangan mo lang naman talaga is a curious mind para maghalongkat ng information na kailangan mo. Tapos eventually, mababasa mo na lahat ng mga kailangan. Tapos, at least may grasp ka na knowledge na kailangan. Yes. Tapos dun na, diba? Dun ka na mag-start. What if ganito yung nangyari? Mm-hmm. Kasi meron na bang nakahisip ng ganitong idea? Yeah, tapos tuloy-tuloy na nga. Nag-ano ka din ba? Nag-archive ka din ba? Madalas. Hindi. Parang archiving version more on scholar. Theory, diba? Tingin ko. Mm-hmm. So, napakadami nating napag-usapan mula una lightsaber. Tapos mamaya napunta na tayo sa beam shift. Tapos, may bago tayong Pokemon na na-discover, yung Plasmon. Na pwede siyang, na may application din sa, apparently sa biological sensing. So, maraming salamat, Cherry, for sharing with us your research and also the other interesting things that are going on in the field and your very true and very good recommendation of diving into the rabbit hole that is Wikipedia and Google Scholar. Sana may natutunan tayo today. Dami. So, see you guys sa next episode at paalam. Bye!